Hello guys, what's up? So, may panibago na ulit tayong video. Itong video natin guys, basic lang to. Para sa mga may bahay o nakatira sa bahay na nagkaroon ng problema yung doorknob nila. So, iisipin nila, paano ko kaya ayusin to? Paano ko kaya tatanggalin? At paano ko kaya papalitan? So, ito yung gagawin natin. So, ayun na guys. Sisimulan na natin yung basic na creative natin na gagawin guys. So, information para sa mga nasiraan ng doorknob at gustong magpalit ng panibagong doorknob. So, kung may butas na yung dati mo guys, ito. Same lang naman yun guys. Kung meron kayong doorknob na lever type, handle type, saka deadbolt, isang butas lang yung mga yan. Standard yan, parehas lang ng sukat ng butas yan. So, kung paano ba ito tatanggalin? So, kailangan mo lang guys, isang tools lang. Screw. Screwdriver. At ang dulo, star. Yan. So, paano tanggalin? Yun na nga guys, yung kailangan nating tools, screw. At siyempre, meron pa pala yung matulis na bagay. Yan, ang kinuha ko lang is pako. Pako na kayang sundutin tong lock nito, yung boto na maliit. Dito guys, yan. Kayang pindutin to para mabunot itong ano niya. Yan. Ito yung ginamit ko guys, pako lang para matanggal ito. Yan. Pag natanggal to, sunod mo na tong plate. Yan, yung plate. Pagkasunod sa plate, mayroong dalawang screw dito. Yan. Itong dalawang screw, tatanggalin mo rin ito. Yan. Natanggal na siya guys. So, tatanggalin mo na itong plate na to. Susunod. Yan. Tatanggal na itong plate. Yan. Natanggal na yung plate. So, ang kabila, matatanggal na rin to. Yung kumakapit lang doon, yung screw. Yung dalawang screw. Saka plate. Natanggal na. Ibig sabihin, yung kabila, matatanggal na rin. Yan. Patakin mo lang guys. Yan. Yan, tanggal na yung doorknob natin, tanggal na. Susunod, ito na. Ito yung pinakahuli. Ayan, hilain mo lang to. Hilain mo lang to guys. Ayan. Ayan, tanggal na yung pinakalock nya. Yung kumakapit sa kabilang side. Ayan, tanggal na guys. So ayun na nga guys, natanggal ko na yung doorknob. So, para sa mga kaibigan natin dyan na gustong magpalit lang ng doorknob o di kaya nasira yung doorknob, palitan nila ng panibago, wala po kayong poproblemahin sa butas. Magpifit ng magpapit yung doorknob na handle type, handle yung may hawakan na ginaganon lang, saka yung lever type,
yung ginaganon. Saka yung deadbolt, kung yun ang yung klase na lock yung ilalagay nyo guys na ganon, wala po tayong problema sa butas. So sa atin, ipapakita ko lang sa inyo kung paano magtanggal at magkabit ulit ng panibagong doorknob. So ito, first guys, ito talaga ang una nating ilagay, yung lock niya. So paano ba ang disenyo dito? Paano ba? Ang una mo guys, nakita mo to. Ito yung paharap dun sa labas. Kasi ito yung babangga. Yan, ito yung babangga. I-slide lang to pag tumama dun sa hamba. So ganyan. Huwag tumabingi. Huwag natin tabingiin guys. So scroll. Yung iba nag-uuka yan. Inuuka yung iba dyan para flat yung gilid niya. Para pagsara, hindi siya sumagi sa hamba. So yun, ilalagay natin dalawang screw para kumapit siya. Sunod guys, ito. Yan. Ito yung nang susunod. So ito, iharap itong lock na to. Yan. Yan, yung iharap mo dito. Yan. Pinakatiti niya. Yan. Papansin nyo. Yan. Ito, yung dulo na yan. Dyan mo ipapakagat. Dito mo ipapakagat yan guys para kumapit siya. Pag pinihit ko siya ng ganyan, ito naman lulubog labas, lubog labas to siya para gumalaw to. Yan, napapansin mo to. Yan, dito mo naman siya ikakagat. Yan, papasok mo siya dito. Yan na guys, saktuhin mo lang para tingnan mo kung kumagat na talaga. Yan, so para malaman mo kumagat, pihitin mo siya. Ayan, gumalaw siya. Ibig sabihin, pasok siya doon, kumagat siya doon sa pinakalock niya sa loob. So, maluwag siya guys, kailangan nating kontrahan. Higpitan natin sa kabila. Ayan guys, dito naman sa kabila, ito naman yung ilalagay natin, yung plate niya. Yung plate na pag nilagay mo, yung butas dito, saka butas dito, sentro dito sa butas. Kasi may dalawang butas din yung kabila. Nakasentro dapat siya para yung dalawang screw natin, itong dalawang screw, umasok sa pinaka kabilang side at yun ang magiging kapitan niya para hindi ito gumalaw at matibay siya. So yun ang gagawin natin guys. Tapos yung kabila. Yan, matibay na siya guys. Hindi na gumagalaw oh. Sunod, yung plate naman. Ito, para may takip siya. Yan. Yan. Dapat nakasentro siya sa may lock dito sa gilid para hindi siya bumuka. Sunod, last is yung pinakahawakan. Ito rin siya guys. Ngita yun yung gatla na to. Yan. Yung gatla na yan, isi-sentro mo rin sa may lock na to, yung button na to. Yung button. Kasi, dyan kakapit ito. Para hindi mahatak to pagka ginalaw ng ganyan. Hinatak mo. Hindi siya mabubunot.
So, ang gagawin, salpak lang guys. Dahan-dahan. Hanggang pumasok sa pinakalak. Ayan. O, ayan, hindi na matanggal. Nakalak na siya kasi pumasok yung button doon sa pinakabutas. Ayan, nakabitan natin guys. Basic lang. Para... Ayan, nakabitan natin guys. Basic lang, oh. Para at least kung ikaw man lang natira sa bahay na hindi mo alam kung paano ikabit, ito, kayang-kaya mo na. Tingnan lang, wala pang 30 minutes yan. Tapos yan. Makakabit mo na agad, mapapalitan mo na ng bago o bagong design yung doorknob mo. So hanggang dito na lang guys. Sana may natutunan kayo sa aking munting video. So hanggang sa sunod na lang guys. Salamat sa panonood. See you my next video. Thank you.